Mga kaibigan, simulan natin ngayon ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Bridgette. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Sorry na talaga, Baldo. Pansinin mo naman ako. Baka may dumating na customer, maupo ka na lang muna dyan. Mahal, sorry na. Rapi, ano ba? Huwag mo pa ako ba yan? Hirap, alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. Eh, kasi naman, nanonood tayo ng sine nung isang araw. May text ng text sa'yo. Tapos, ikaw pa nagkalit nung pilit kong inagaw yung cellphone mo. Kasi... Samantalang ako naman ang bumili nun para sa'yo. Eh, pinsan ko kasi yun. Kinukulit ako eh. Eh, baka mag-selos ka kaya ayoko na ipabasa sa yung mga text niya. Pinsan! Babae mo ka mo! Oh, ayan ka na naman eh. Mag-uumpisa ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo talagang maniwala? Ilang beses ka nang nagsinungaling sa akin. Lagi mo na lamang ako sinasaktan. Ayaw mo na talaga? Hindi mo na ako mahal? Rafi. Sige, kung yan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Teka, ha? Anong gagawin mo? Alis na ako. At hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Huwag namang ganun. Eh, ayaw mo na eh. Eh, kasi naman lagi mo ako niloloko. Hindi naman kita niloloko. Ayaw ko lang magselos ka. Ayaw ko mag-away tayo. Ayaw kong sumama ang loob mo. Pero makulit ka kasi. Kaya tuloy, nauwi sa pag-aaway ang panonood natin ng sirene noon. Kasalanan ko pa pala. O sige, kasalanan ko na. Hindi na maulit. Huwag ka na magalit. Sorry na. Ha? Talaga bang nagsisisi ka na? Ano naman? Ano? Bati na tayo, ha? Hindi na ako uulit. Sorry na talaga. Maniwala ka sa akin, Bridgette. Piniperahan ka lang ng tsota mo. Hoy, mahal ako ni Lucky. Nagkakamali ka dyan sa iniisip mo. Tsaka, iba siya sa lahat ng naging chicks ko. Subukin mo itigil ang buwan ng pagbibigay mo ng pera sa kanya. Ikaw pa yata nagbabayad ng tubig at kuryente nila. Naka-aircon pa ang kwarto ng mag-ina. Eh, syempre, para komportable sila, di ba? Mag-isip-isip ka. Ano ba, Ensong? Niyaya mo ba akong magpalamig dito sa bag para sermonan? Para kang tatay ko ah. Alam mo, may sarili na akong isip. Alam ko na yung ginagawa ko. At alam kong hindi ako niloloko ni Lucky. Okay, sige. Inom na lang tayo. Nagmamalasakit lang ako. Kaibigan mo ko. At nakikita ko ang maraming senyales. Red flags. Red flags na ano? Na hindi siya seryoso sa'yo. Ayan, ang lamig-lamig ng soft drinks. Lalo tayong kagalahan kumain. Ano bang okasyon, Baldo? O baka naman dahil kababayad ko lang ng upa sa kwarto, kaya nakapamalingki ka. Ano ka ba? Masaya lang ako, ha? Kasi bati na kami ni Buffy. Aba, mabuti naman. Masaya ka na ulit, oh. Oo naman. Panay nga ang kiss niya sa akin, eh. Bago siya umalis kanina. So, magkano ba? Magkano alin? Ang hiningi sa'yo, bago siya umalis. Wala. Oh, di nga. Baka ayaw mo lang umamin sa akin. Wala talaga. Ang sabi niya, maghahanap siya ng trabaho para hindi ko isipin pera lang ang habol niya sa akin. Talaga ba? Aba, eh, dapat nga tayo mag-celebrate, di ba? Yes.
Kaya kain na tayo. Fried chicken, itlog na maalat na may kamatis at manggang kilaw na hiniwa-hiwa ko. Suka na may konting toyo at siling labuyo para mas masarap ang kain natin. Wow! Kaya hindi ako makaalis dito sa bahay mo eh. Kahit palagi tayo nag-aaway kasi sarap ka talagang magluto, Baldo. Sana nga naging girl ka na lang para tayo na lang dalawa, ano? Eh, walang ganyan lang. Kain na lang tayo. At may pinaplano ko. Nasa tingin ko, magugustuhan mo. Pero mamaya ko na lang sasabihin sa'yo, kain na muna tayo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. O ano? Type mo ang naisip ko? Oo. Siguro nga, kailangan natin gawin yan para muling mag-init yung mga love life natin. Pero magkano kaya magagastos natin? Ako lang bahala maghanap ng venue. Yung nakapackage na ang lahat, ha? Pagkain at renta sa lugar. Eh, paano ang salon mo? Sinilit mo lang bahala yung assistant ko. Mapagkakatiwalaan naman yun. Sigurado kang gusto mo itong gawin? Oo naman, Bridgette. Napapagod na rin kasi ko eh. Salon, bahay, salon. Araw-araw ganoon. Minsan, kailangan lumayo sa trabaho. Sa nakasanayan, para muling maging makulay ang buhay, lalo na ang love life. Teka, hindi itong daan pa uwi sa tinutuluyan ko, Enchong. Ano ba to? May pupuntahan lang tayo sandali. Enchong, ihinto mo na yung kotse. Malapit na tayo. Sandali lang naman tayo ron eh. Enchong, ihinto mo na sabi yung kotse. Ano ba talaga balak mo? Ha? Ngayon mo lang itong ginawa. Pinakaba mo ko ng husto doon, Enchong. Hanggang kailan mo lulukohin ang sarili mo? Ano bang sinasabi mong lulukohin ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw nang kakaiba yung kilos mo ah. Magkaibigan tayo, Enchong. Pero kapag nagpatuloy pa to, hindi na ako sasabay sa'yo ha. Baka isang araw, kung ano na lang gawin mo sa akin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Ano? Titignan mo na lang ako? Ang mabuti pa, bababa na ako ng kotse. Hindi. Huwag. Pasensya na. Ano ba talaga kasing naiisip mo, Enchong, ha? Matagal na tayong magkaibigan, ha? Bakit mo to ginawa? Mahirap ipaliwanag. Ayoko kasi nang nagpapaloko ka eh. Sinasayang mo ang buhay mo sa mga babaeng niloloko ka lang naman. Hindi ako niloloko ni Lucky. Iba siya, ano ka ba? Hindi mo nakikita ang totoo dahil bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Bakit mo ba ipinipilit na niloloko niya ako, ha? Dahil alam ko ang feelings ng totoong nagmamahal. Paano? Sige nga, eh di ba wala ka namang girlfriend? Sa barkada natin, ikaw na lang ang walang ipinapakilalang syota. Dahil nga... Ihahatid na lang kita. Hindi na. Sige na, magta-taxi na lang ako. Kinakabahan ako dyan sa ginagawa mo eh. Teka, sandali. Nagpaliwanag na ako. Sana naman eh. Hindi, Enchong. Muwi ka na. Magta-taxi na lang ako. Hindi. Bukas na tayo mag-usap. Bridgette, ano ba? Bumalik ka rito. Bridgette! Talaga ba? Eh baka naman may binabalak na masama sa'yo si Enchong. Eh ano naman,
binabalak niya sa akin, di ba? Eh, pareho lang naman kaming pusong lalaki. Kasi, Bridgette, maganda ka. Kaya sinasabi mong pusong lalaki ka, hindi may kakaila na bagay sa'yo ang dimples mo. Tapos, cute ang maliit pero matangos mong ilong. Mapupula ang labi mo kahit walang lipstick. At balingkinita ng katawan mo kahit itinatago mo ito sa maluwag na t-shirts at baggy pants. Ikaw yata yung may gusto sa akin. Kung makadescribe ka, parang ganda-ganda ko nga. May beauty ka naman talaga eh. Kung nagpapakababae ka. Eh kaso nga, pusong lalaki ka. Oo na, tama na. Naniniwala na ako. Pero mas matutuwa ako kung sasabihin mong pogi ako. Okay, pogi kung pogi. Sige na. Bahala ka na maghapunan dyan. Matutulog na ako. Maaga pa ako magbubukas ng salon bukas. Eh teka, hindi pa pumunta rito yung boyfriend mo? Galing na siya rito. Binigyan ko ng pera. Hindi lang natanggap sa ina-apply ng trabaho ko eh. Kawawa naman. Ay, talaga Baldo? Binigyan mo na naman ng pera? Ano, issue na naman sa'yo? Hayaan mo na. Napapasaya naman niya ako eh. Ano, ewan ko sa'yo. Ay, basta yung plano natin ang tuloy natin yun. Gusto ko ng masariling muli. Si Rafi ko! Outing? Oo, mahal. Sa isang beach resort. Huh? Ikaw, ako, si Baldo at yung boyfriend niya. Di ba, nakakaasiwa? Foursome tayo. Ano ka ba? Hindi. Kasi pagdating naman dun sa resort, magkaiba naman tayo ng kwarto. Magkakasari na lang tayo. Paano yung anak ko? Pwede ko ba siyang isama? Eh, wala bang mag-aalaga sa kanya? Gusto ko sanang magkasarili na tayo eh. Eh, pwede pa rin naman kapag tulog na siya. Eh, ilang araw ba tayo sa beach? 2 araw. Oo, gusto ko rin oh. Matagal na kasi kung hindi nakakapamasyal o kaya nakakalabas ng bahay. Pero sana, pwede kong isama si Tara. Gusto ko rin mag-enjoy yung anak mo. Oh, sige. Sama natin yung anak mo. No problem. Basta, tuloy tayo. Oo, mahal. Tuloy tayo. Sasama kami. May kasama pa tayo. Sana tayong dalawa na lang. Hati kasi kami ni Bridgette sa gastos. Mm. At saka, kaming dalawa nagplano ah. Kaya dapat kasama siya at girlfriend niya. Okay, sinabi mo eh. Galit ka ba, baby ko? Hindi naman. Baka lang kasi mawalan tayo ng privacy. Ay, naku, hindi. Dalawang kwarto naka-reserve para sa atin. Mm. Sa kabila si na Bridgette. At daw naman tayo sa isang kwarto. Masasarili na kita sa loob ng 2 araw. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Nag-leave ka raw? 2 araw lang naman. Out of town trip. Para makapag-relax naman ako. Na-stress na ako na puro trabaho eh. Sino kasama mo? Si Baldo. Si Lucky, yung BF ni Baldo. Pwedeng sumama? Ano ka ba? Lahat ng magsusuta to, bakit ka sasama? Magsasama rin ako ng suta ko. Eh, ang tanong, meron ba? Maghahanap ako. Tumigil ka nga, Enchong. Alam mo kung gusto mo, sa susunod na buwan, tayo ng barkada dito sa trabaho, tayo naman ang mag-outing. Okay, sige. Gusto ko yan. Sagot na kita. Ha? Anong sagot mo na ako? Ibig ko sabihin, yung share mo, sagot ko na. Basta matuloy lang ang lakad ng barkada natin.
Rafi, di ba? Oo. Oh. Ipinakilala ka na sa akin kanina ni Bridgette. Nasaan ang anak mo? Nakatulog. Ah, ganun? Napagod sa paglalaro sa dagat. Nagluluto pa ba si Nabaldo? Oo. Eh, ayaw naman akong patulungin ni Bridgette. Nakita ko nga na mag-isa ka nakaupo dito. Kaya nilapitan kita. Kamali ka, po ka. Kasya naman tayo dito sa duyang. Okay lang? Oo. Hindi naman siloso si Baldo eh. Talaga, ha? Sige, tabi na tayo. Ano? Nasaan ang tatay ng anak mo? Oh, wala. May asawa niya yun. Hindi ko pinaalam sa kanya na nagkaanak kami. Niloko niya ako eh. Hindi ko alam na married na pala siya. Yan din ang sinabi mo kay Bridgette? Ay, yun ang totoo. Ikaw, may inaanakan ka na? Ano? Wala. Good boy ako. Good boy? Pero syota mo ba, Ding? Ikaw nga rin ha. Ang syota mo, Tibo. Mahal mo ba si Baldo? Ikaw, mahal mo ba si Bridgette? Mabait siya sa amin ni Tara. Wala akong maireklamo. Ang tanong ko kung mahal mo si Bridgette. Uy, ako una nagtanong sa'yo, di ba? Ay, iba na lang ang pag-usapan natin. Pinipirahan mo lang si bakla, ano? Mabait din siya sa akin. Yan lang ang masasabi ko. Kung talaga puro kanyukuhan. Ray! Eh, bakit mo ginagaya yung sagot ko? Ray, ha? Ang sakit mo mga urot, ha? Hindi. Ray, tama na, ano ba? Ano niya ibig sabihin nito? Bakit kayo magkatabi sa duyan at nagkukurutan? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Anong ibig sabihin ito natin? Baby, nagbibiruan lang kami. Oo nga, Baldo, wala yun. Huwag ka sana magalit. Bakit? Anong nangyayari dito? Yung syota mo! Hinaharot ang baby ko! Ay, hindi, Bridgette. Nagkataon lang na nagkatabi kami sa duyan. Eh, kasi itong si Rafi nagbiro, kaya nakurot ko siya, pero wala yun. Sana huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Eh, nagbibiroan lang naman pala, Baldo. Ikaw naman, oh. Mabuti na yung sigurado, ano? Halika na nga, laki. Luto na yung tanghalian. Gisingin mo muna si Tara. Hayaan na natin siya matulog. Napagod kasi sa paglalaro sa beach. Sige, tayo na sa loob. Baldo, huwag ka sana magalit, oh. Nagbibiruan lang kami ni Rafi. Hayaan mo hindi na yung mauulit. Babes, biruan lang yun. Halika na, huwag ka nang magtampo. Tikman natin ang niluto mo. Talagang biruan lang yun, ha? Oo, sabi. Tayo na sa loob. Tutulungan kitang maghain. Lucky, hanggang bukas pa tayo rito, kaya kung pwede lang, iwasan mo munang lapitan si Rafi. Hindi magandang tignan yun. Oo, sesya na mahal, hindi na yun mauulit. May nag-text. Katatapos lang namin mag-usap sa phone niya, Bridgette, ah. Siya naman kaya itong basa nga. Lucky. Sorry, sana huwag ka magalit si Rafi to. Hindi ka mawala sa isip ko mula nung magkita tayo sa outing. Sana, okay lang kung lagi kitang kausapin kahit sa text message lang. Lokong to ah, nagpaparamdam. Bakit hindi? Kung mag-uusap lang kami sa text, at least malilibang ako. Mapapasaya ko rin siya. Sasagutin ko yung text niya. Uy, sinagot nila aking text ko. Babasahin ko. Okay lang, Rafi. Sana lang mag-ingat ka na makarating kay Baldong pag-uusap natin. Ayokong magalit sa sayo. Ayoko rin malaman ito ni Bridgette.
baka itigil niya ang pagsuporta sa aming mag-ina. Pero kung text-text lang, okay naman sa akin. Kung kailangan mo ng kausap at masasabihan ng problema, narito lang ako. Wow! Sarap ng feeling sa. Iba na yata itong nararamdaman ko para kay Lucky. Atid na kita. Kalimutan mo na yung nangyari dati. Dadaan pa ako kay na Lucky. Ihahatid ko yung allowance nilang mag-ina. Pwede. Doon kita ihahatid. Huwag na, Ensong. Magta-taxi na lang ako. Iniiwasan mo na ba ako? Naninibago lang kasi ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung magkaibigan pa rin tayo. Eh, gusto ko lang kasing aminin mo sa sarili mo na babae ka. Kahit na ano pa ang gawin mo sa buhay mo, babae ka. Ang kulit mo rin, Ensong, no? Alam mo, bata pa ako. Ganito na yung pakiramdam ko. Bilanggo ako sa maling katawan, kaya hindi ako pwedeng maging babae. Eh, kung ganon, gagawin kitang babae. Ano ba? Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Hello? Sino ito? Hello, Baldo. Si Lucky ito. Pasensya na, ha? Kasi hindi sinasagot ni Bridget yung text sa tawag ko, eh. Nandiyan siya? Makumala. Nagtataka nga rin ako, eh. Kasi usually, nagtetext yun kung gagabihin siya. Kasi, nagbibilin siya na huwag kong ilock sa loob ang pinto. Para gagamit na lang siya ng susi. At hindi na kailangan kumatok. Ayaw na kasing nai-istorbo yung tulog ko, eh. Ganun ba? Oo. Eh, baka naman nasa biyahe at hindi niya narinig yung tulog ng cellphone. Okay, pagpalagay na. Pero ang huling message niya kasi, paalis na siya ng trabaho, papunta na siya dito sa amin. Eh, baka na traffic lang. Eh, siguro nga. Sige. Pasensya na sa istorbo, ha? Hayaan mo, Lucky. Kapag dumating siya, patatawagin ko kagad sa'yo, ha? Okay, thank you, Baldo. Bye! Bye! Ano nga kaya nangyari kay Bridget? Siguro may dinaanan. Baka may iba ng chicks. Baka nagbago na ang isip tungkol kay Lucky. Pasensya na, Bridget. Pinaamoy kita ng pampatulog para madala kita rito sa hotel ng mas madali. Noon pa, gustong-gusto na talaga kita. Pilit ko lang itong pinaglalabanan. Dahil nga naniniwala kang lalaki ka rin. Hindi naman siguro maling umibig ako sa'yo. Dahil babae ka naman talaga. At siguro, pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, magigising ka sa katotohanan ng higit masarap maging babae kaysa magkunwari kang lalaki. Baka naman may dinaanan lang si Bridget, kaya wala pa rin sa inyo. Ay, sana nga, Rafi. Kasi nagtataka lang ako, hindi naman siya nalilate ng ganito. Eh, ang nakapagtataka lang, bakit hindi niya sinasagot ang tawag mo? O, yun na nga. At ngayon naka-off yung phone niya. Kaya nag-be-reach na. Hindi kaya na-hold up si Bridget? Ay, naku, huwag naman. Paano na kami kapag may nangyari masama sa kanya? Sorry, huwag ka na mag-alala.
Eh, bigla ko lang kasing naisip eh. Dahil sabi mo, naka-off na ang phone niya ngayon. Aaminin ko, hindi ko naman talaga mahal si Bridgette eh. Pero ayoko namang may masamang mangyari sa kanya. Ayoko mapahamak siya. Lucky, naintindihan kita. Eh, Bridgette ka lang umaasa. Sinubukan ko naman magtrabaho, pero kulang yung kita sa pagiging sales lady. Noon naman pahintuin ako ni Bridgette sa trabaho, ayun, sinunod ko siya. Mula noon, sa kanya na lang ako umaasa. Tsaka hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa. Ako nga rin eh. Nakaasa lang kay Baldo. Gusto kong kumawala, pero ang hirap maghanap ng trabaho. Oo nga. Teka, gusto mo ba pumunta ako diyan para mabawasan ang pag-aalala mo? Hindi, wag, 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 Rafi. Maya-maya lang, baka nandito si Bridgette. O, sige. Sana nga dumating na siya. I-text mo kagad ako ha, kapag nandiyan na si Bridgette. Oo. Huwag ka nang tatawag, text message lang. Mahirap na kapag nalaman niya, nag-uusap pa rin tayo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Nasaan ako? Ha? Kwarto? Nasa kama ko at katabi kita, Enchong! Anong ginawa mo sa akin, ha? Wala. Nakadamit ka, di ba? Hayop ka! Nasa motel tayo! Dinala mo ako sa motel, ha? Dinala mo ako sa motel! Tama na! Tama na! Anong ginawa mo sa akin, ha? Wala ka! Kompleto suot mo, di ba? Pati sapatos mo, hindi na hubad. Kung ganun, ba't ako nandito, ha? Sumagot ka! Ha? Ano ko? Ano ko? Bigyan mo ako. O, ayan. Binitawan ko na yung leeg mo. Lakas mo pala. Ay, pasalamat ka. Hindi kita tinuluyan. Bridgette, binala ko talagang... Masama talagang bala ko sa'yo, pero... Nung narito na tayo, hindi ko magawa. Sobrang mahal kita na hindi ko kayang sirain ang pagkatao mo. Tignan mo, demonyo ka talaga. Demonyo ka talaga. Demonyo ka! Sige, suntukin mo ako. Kapalit mo ako. Pero wala talaga akong ginawa sa'yo. Hayop ka! Hindi ako naniniwala sa'yo, ha? Gusto ko lang makita mo ang katotohanan na isa kang babae. Nilikha kang babae. Unggoy! Alam mo, hindi ako kailanman magiging babae. At dahil sa ginawa mong to, ha? Ipapapulis kita! Ipapakulong kita! Hindi. Wag. Maawa ka. Nagawa ko lang ito dahil sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na ito mapigil. Selos na talaga ako kay Lucky. Alam kong niloloko ka lang niya, ginagamit ka lang niya, habang ang feelings ko para sa'yo ay totoo. Mahal kitang talaga. Bridgette! Lucky, sorry. Ngayon lang ako. Ating gabi na. Ano ba nangyari sa'yo? Kanina pa naka-off yung cellphone mo, ah. Oo, kasi... Mahabang kwento. Ha? Huh? Pwede bang... Dito na ako makitulog sa inyo ngayon? Ano? Gabi na kasi... Napagod ako dahil sa... Ang hayop na si Encho. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng katrabaho mo? Sa loob ko na ikukwento, pwede bang dito na ako matulog, ha, Lucky? Papayag naman siguro yung nanay mo, di ba? Oo. Pasensya na. Pagod na ako at sobrang stress na nangyari. Gusto ko lang talagang magpahinga muna sana. Bakit ba simula nang pumasok ako dito sa parlor mo? Nakakunot na yung noo mo.
Ay, naku, mama. Worried lang ako sa nangungupahan sa bahay ko. Doon sa isang kwarto. Bakit na naman? Eh, hindi umuwi kagabi. At hindi nagtitext o kaya tumatawag man lang. Ay, baka naman sumama lang sa mga kaibigan. Tapos, nalasing. Doon na nakatulog. Sana nga. Pero, hindi kasi niya ugali na basta na lang hindi uuwi. Nagsasabi sa akin yun para alam ko kung ilalak ko sa loob ang pinto namin o hindi. Eh, baka naman sobrang busy. Hindi na nakapag-text. Ewan ko. Magkahalong nararamdaman ko eh. Inis at pag-aalala. Eh, bakit ka naman naiinis? Hindi ko rin alam. Bukan na yun. Pag hindi ko nakikita, nag-aalala talaga ako sa kanya, mama. Siguro dahil matagal na siyang nangungupahan sa akin. Oh, magkape ka muna, Bridgette, bago ko umalis. Salamat, mahal. Ngayon ko palang i-on ulit yung cellphone ko. Bakit nga pala naka-off yun kagabi? Eh, yung walang yung si Enchong kasi. In-off yung phone ko. Kaya hindi mo na ako makontakt dun kagabi. Ayaw mo ba talaga siyang ipapulis? Hindi na. Wala naman nangyari. Baka mamaya ulitin niya yung ginawa niya, ha? Iiwasan ko na lang siya. Ayoko na rin kasi ng iskandalo, kaya iiwasan ko na lang siya, Lucky. Hmm. Oh, tumunog yung phone mo. Ha? Sinong nagtitext sa'yo ng ganitong oras? Alas 7 ng umaga? Ay, wala. Wala to eh. Hayaan mo na. O sige na, magkape ka muna. Eh, bakit ba kasi hawak mo yung phone mo? May hinihintay ka bang tawag o text? Wala nga. Wala. Patingin nga, sino ba yung nagtext? Wala nga eh. Mag-almusal ka na. O ilalapag ko na tong cellphone sa tukado. Akin na sabi. Patingin ako. Bridgette naman eh. Wala nga. Number lang ang sender. Hindi pa nakasave sa phone mo, pero ako yung tinatanong niya. Ang sabi niya, kumusta na? Dumating na ba si Bridgette? Sino to? Ay, nagkamali lang ng send yan. Lucky, binanggit niya yung pangalan ko. Baka si Baldo. Kasi hindi naman nakasave yung number niya sa phone ko eh. Pero kagabi nga tinawagan ko siya, hinanap kita. Kasi nag-aalala ako. Oo, si Baldo yan. Baka nga si Baldo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hindi ito ang number ni Baldo. Ha? Sabi mo nga sa akin, Lucky. Sino talaga yung nag-text sa'yo, ha? Wala yan, Bridgette. Huwag nang problemahin. Gusto kong malaman, bakit kinukumusta niya ako kung dumating na ako? Ay, okay, sige. Sige na, aminin ko na. Kaya ako lang naman nagawa na makipag-usap sa kanya kasi nga, worried na ako. Dahil mahigit isang oras ka nang late sa usapan natin, tapos hindi pa kita makontak sa phone mo. Kahit nga si Baldo, hindi alam po nasan ka eh. So, sino nga itong kinakausap mo, ha? Si Rafi. Siya yung nag-text na yan. Pero hindi ko naman sinave yung number niya. Ha? Pero may number ka niya? Nag-uusap pa rin kayo? Bridgette! Alam mo, di ba ka paniwala? Sa pag-aalala mo sa akin, si Rafi ang kinontak mo? Eh, kasi nga nag-aalala ako. Eh, sana naman pakinggan mo yung paliwanag ko. Of all people, si Rafi? Si Rafi talaga, Lucky? O, sige, Baldo. Next month ulit balik ko, ha? Uy, salamat sa free nail polish. Ang gundo. Gusto ko yung kulay. Okay, mama. Salamat din sa chika. Baldo, sandali.
Si Bridgette yata itong papasok dito sa parlor mo. Oo nga, si Bridgette. Oh, sige na, alis na ako. Babayo! Bye! Baldo, pwede lumabas ka sandali. Isasabihin lang ako. Teka, mga tita, wait lang ha. Sikonsuhin muna kayo ng assistant ko. May kakausapin lang ako sa labas. Sige. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Mahabang kwento. Pero mamaya na yun. Nagningit-ngit yung kalooban ko dahil sa nalaman ko. At anong nalaman mo? Si Rafi mo at si Lucky ko nagpapalitan ng text message. Hindi totoo yan. Ayun ako. Umamin na sa akin si Lucky kanina lang. Huling-huli ko siya. Ka-text niya, si Rafi. Bridgette, pinagsabihan ko na si Rafi. Hindi niya gagawin yun. Bakayang si Lucky mo ang lumalambi sa baby ko. Anong si Lucky? Bakayang si Rafi mo ang humahabol sa mahal ko. Patay ka muna, Bridgette. Kilala ko ang baby ko. Bakayang mahal mo ang hindi mo kilala. Sinabihan na kita noon pa, kilalanin mo si Lucky. Alamin mo kung wala siyang ibang karelasyon kapag hindi kayo magkasama. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Talagang si Lucky ko ang sinisisi mo, ha, Baldo? Eh, sino pa ba ang dapat sisihin? Ang baby Rafi ko? Dapat sa akin yun. Hindi ako lolokohin nun. Yan ang akala mo. Kung hindi siya interesado sa Lucky ko, edi hindi sana siya magte-text sa mahal ko, di ba? Isipin mo na lang ang aga-aga. Hindi pa kami nag-aalmusal, nagte-text na siya kay Lucky. Ano naman ang malay mo kung naunang nag-text si Lucky sa baby kong si Rafi? Hoy, tumigil ka na! Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh! Kinakwatahan ka lang ng Lucky na yan! Bakit ikaw? Hindi ka ba pineperahan ni Rafi, ha? Kung tanga ako, alam mo, mas tanga ka! Ay, Bridgette, ha? Hindi ko na gustong direksyon ang salita mo! At hindi na rin ako makakatagal na makita pa yung pagbumukha mo! Saan ka pupunta, Bridgette? Hoy! Saan ka pupunta? Huwag mo ko pipigilan, Baldo. Lalayas na ako rito sa paupahan mong kwarto. Lumayas ka kung gusto mo. Hindi talaga kita pipigilan. Akala mo hahabulin kita? Hoy! Marami akong mahahanap ng panibagong re-renta sa kwartong ito! Padaan! Huwag kang aharang-harang sa daan! Lalabas na ako! At huwag na huwag mo akong hahabulin, ha? Talagang hindi kita hahabulin! Akala ko mo mananalo ka sa akin? Sinabihan na kita! Hindi ka naman mahal ni Rafi mo! Ayaw mong maniwala, eh! Oh! Ba't ka sumusunod sa akin? Isasara ko ang pinto paglabas mo! Alam mo, kaya kong isara yung pinto. Gusto ko masigurong sarado. Bilis labas na labas! Talagang lalabas ako! At hindi na ako babalik dito. Alam mo, wala kang kwentang kasera. Walang kwentang kaibigan! Huwag ka lang babalik! Huwag ka lang babalik! Ano ba itong nararamdaman ko? Parang sumama ang katawan ko. Nalambot ako matapos kami mag-away ni Bridgette. Ang hindi ko maintindihan, mas nag-aalala ko sa kanya kaysa kay Rafi. Parang mas takot akong mawala si Bridgette kaysa kay Rafi. Si Bridgette siguro ito magsusorry sa akin. Oh, si Rafi. Hello, baby. Teka, dapat pala ganito ako sa iyo. Baby, bakit wala ka sa salon mo? Nasaan ka? Narito ako sa bahay. Pero dapat ganito ako sa iyo.
Nakikipag-usap ka kay Lucky. Sinabi sa akin ni Bridgette. Kaya nga hinahanap kita eh. Sinabi sa akin ni Lucky nangyari. Eh, babes, magpapaliwanag ko naman ang lahat. Hindi! Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Pero baby eh. Babyin mong mukha mo. Galit ako sa iyo. Ayan. Pinatay ko ng form ko. Galit ako sa iyo. Galit ako kay Lucky. Galit ako kay Bridgette. Galit ako sa mundo! Hindi pumasok si Bridgette ngayon. Baka mag-resign yun dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko na kasi kaya eh. Talagang may feelings ako sa kanya. Kung pupuntahan ko naman sa kinabaldo, baka hanapin ako ni boss. Subukin ko kayang tawagan. Nagri-ring ang phone ko. Ang hudas palang tumatawag. Patayin ko nga. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ako interesadong makipag-usap sa'yo. At para hindi ka na makatawag ulit, i-off ko na yung cellphone ko. Total, lagi naman akong bigo. Ito na lang ang paraan para mapasaya kong sarili ko. Itong kutsilyong ito ang pinakamatalim at pinakamabilis. Aba, ano kayong binabalak ni Baldo? Kumuha siya ng kutsilyo dun sa kusina. Tinitignan niya itong mabuti. Naku, baka magpapakamatay ang bakla. Kailangan ko siyang pigilan. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag napahamak si Baldo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Pagkatapos ng gagawin ko, siguradong may ibsan ang sama ng loob ko. Ito lang naman talaga palagi ang nakapagpapasaya sa akin. Baldo! Baldo, buksan mo itong pinto! Huwag mong ituloy ang gagawin mo! Baldo! Sorry na! Sige na, inaamin ko na yung mali ko, kasalanan ko ang lahat! Baldo! Bitawan mo na yung kutsilyo! Maawakan mo sa sarili mo! Masakit yan, Baldo! Apa, narito pa pala si Bridgette? Baldo! Baldo! Nasilip kita sa bintana! Huwag mo lang ituloy pagpapakamatay mo! Mag-usap tayo, Baldo! Narito ko pa pala! Akin na nga yung patalim! Ano ka ba? Bakit mo inagam ang kutsilyo? Magpapakamatay ka ba, ha? Gaga! Hindi, no? Ha? Hindi? Bakit kinuha mo itong kutsilyo? Magluluto ako ng adobong baboy! Yung kutsilyong matalim ang pinili ko para mas mabilis hiwain ang baboy, pati dalawang ulo ng bawang. Totoo ba yun? Ano pa ba? Alam mo naman kapag nadidepress ako, pagluluto ng masarap ang nakapagpapasaya sa akin. Oo nga, tama ka. Eh ikaw, bakit narito ka pa? Kanina ka palawayas, hindi ba? Hindi ko maihakbang palayo yung mga paa ko eh. Anong kaartihan naman yan? Baldo, para kasing mas masakit kung malalayo ako sa'yo kaysa mawala sa akin si Lucky. Gaga!
Tumigil ka lang nga sa mga kadramahan mo. Sige na. Sinatanggap na uli kita. Salamat, Maldo. Alam ko naman talagang wala kang ibang pupuntahan eh. Magkagalit kayo ni Lucky. Galit ka rin kay Enchong. Alam ko, sa puso ko, babalik ka rito. Hindi naman ako bumalik kasi hindi naman talaga ako umalis. Kanina pa ako narito sa labas ng pinto. Kaya nga, nasilip kong kinuha mo yung kutsilyo. Kala ko... Na, tama na. Bati na tayo. Palakap ka. Ano ba? Huwag masyadong mahigpit. Baka kung ano na yan, ha? Halika na. Tulungan mo na ako magluto ng adobo para makalimutan natin ang mga baby natin na manlalaka. Rafi? Lucky. Ay, anong ginagawa mo rito? Eh, ayokong kausapin ni Baldo eh. Talaga yatang nagalit na sa akin. Naka-off nga din yung cellphone ni Bridgette. Ayaw kong kausapin. Pero iniwan niya kanina yung allowance namin mag-ina. Ayun, umalis ng galit. Mabait talaga si Bridgette, no? Kalimuta. Tama ka. Hindi ko talaga siya mahal. Ako rin eh. Wala akong feelings kay Baldo. Tinitiis ko lang makisama sa kanya kasi hindi nga ako makahanap ng maayos na trabaho. Ito sakali, alam mo eh. Ito na yung huling pera na ibibigay niya sa akin. Hindi ko na alam kung paano kami mamumuhay mag-ina. Ayokong magmakaawa sa kanya. Ayoko na siyang lokohin pa. Lucky, kung payag ka, magsimula na tayo ng negosyong bananakyo o sa malamig. Dito sa harap ng bahay. Ay, magkano lang kita noon? Samantalang di aircon pa yung kwarto namin ng anak ko. Yeah. Lahat si Bridgette nagbabayad. Hindi ko kaya kung tuluyan siya mawawala sa buhay ko. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Rafi! Paano na kami? Mamili ka. Habang buhay kang aasa sa isang taong hindi mo mahal, o magsisimula ka ng bagong buhay na nakatayo sa sarili mong paa. Na bawat sente mong kikitain mo, pinaghirapan mo, at kinita mo ng may dignidad. Hindi ko alam kung kaya ko. Natutakot ako. Ako rin. Pero kung habang buhay tayong maduduwag na tumayo sa ating sariling mga paa, habang buhay din tayong sunod-sunuran sa mga taong hindi natin mahal. Rafi, bakit ganito na lang ang concern mo sa akin? Dahil... unang kitak pa lang sa'yo doon sa resort. Alam kong ikaw ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Handa kong harapin ang galit ni Bridgette at Baldo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Magulong isip ko. Lilito ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Oy, Baldo! Salamat. Bumalik ka na dito sa salon. Bakit, Mama Ana? Inirekomenda kita mag-makeup sa isang kasal. Kasal yun ang pamangkin ko. Wow! Buong entourage? Oo, package yun! Pupunta bukas dito yung pamangkin ko. Di bahala na kayo mag-usap. Sige, Mama. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin yan. Pero sana naman, ha? Huwag mo namang ibigay ang kita mo sa boyfriend mo. Naawa na ako sa'yo eh. Trabaho ko ng trabaho. Yun naman boyfriend mo, sahod ng sahod. Walang kahirap-hirap. Wala na kami, Mama Ana. Na naman. Totoo na ito.
At sana, mapanindigan ko na. Bridgette, tama na yan. Ay, parang ang sakit pa kasi. Gusto kong mamanhid ang puso ko, Baldo. Ako rin naman eh. Pero mas iniisip ko magtrabaho kaysa maglaseng. Tagayan mo ako. Ayoko. Baka kapag nalasing tayong dalawa, may mangyari sa atin. Gaga! Kung noon, walang nangyari sa atin, ngayon pa ba? Hindi tayo talolo ka ba? Pidgey, tama na yan. Ano ba? Huwag mo ako pakialam lang. Bitawa mo ako, ha? Tama na sabi yan eh. Alam tama mo, hindi na. Mo ako naiintindihan kung bakit ako naglalasing, Baldo. Naiintindihan ko. Mahal mo si Lucky. Hindi mo matanggap na niloko ka niya. Hindi yun. Hindi yun, Baldo. Eh kung ganun, bakit ka naglalasing? Bakit nakahilera yung bote ng alak sa tabi mo? Anong dahilan ang ipinagkakaganyan mo? Huwag mo sabihin na buntis ka ni Enchong. Napagsamantalahan ka ni Enchong. Hindi, ano ka ba? Hindi yun. Wala si Enchong. Wala siyang kwentang kaibigan. Kung ganun, bakit nga? Bakit hindi mo maipaliwanag kung bakit ka nagkakaganyan? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Ano pa, Bridgette? Ang sabi ko, tigilan mo na yung paglalasing. Alam mo, pabayaan mo ako. Gusto kong makalimot, Baldo. Gusto kong malasing para makalimutan ko ang lahat ng kalokohang nangyayari sa buhay ko. Tagay! Gusto kong makalimot at ayoko nang maramdaman ang lahat ng nararamdaman ko. Bakit ba kasi? Ano bang nararamdaman mo? Alam mo ba, Baldo, kung bakit hindi ako makaalis nung lumabas ako ng pinto, ha? Ay, bakit nga ba? Kasi, hindi pala si Lucky ang kailangan ko sa buhay ko. Eh, sino? Si Enchong? Hindi, Baldo, hindi siya! Lasing ka na! Ang mabuti pa, isoli na natin sa tindahan itong nakahilerang alak sa tabi mo. Hindi! Ha? Wag. Ano ba? Wag kasi, Baldo! Tignan mo nga ako! Ano ba? Iinit-iinit, nakapulupot ka sa akin! Ano alam mo, kung bakit ako nagkakaganito, ha? Bakit nga ba? Bakit? Dahil sa'yo! Dahil sa akin? Eh, ano ginawa ko sa'yo? Yun na nga, eh. Yun ang hindi ko matanggap. Itong puso ko, pinaglalaruan ako. Lahat ng plano ko, lahat ng ginagawa ko, inilalaan ko para kay Lucky, pero nung magtangka akong lumayas at hinaakot ko yung mga gamit ko at damit ko, hindi ako makahakbang palayo. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Kasi natatakot akong mapalayo sa'yo. Kalokohan. Tama ka! Siguro nga tama ka, kaya ako naglalasing. Kasi hindi ko matanggap na hindi ko pala kaya na mawala ka sa buhay ko. Ay, naku, Bridgette, lasing ka lang. Ito, pakinggan mo yung puso ko. Aray ko. Pakinggan mo! Mo yung ulo ko. Pakinggan mo yung puso ko. Ang lakas ng tibok, di ba? Pakinggan mo! Pakinggan mo! Oo na, narinig ko na. Bitiwa mo na ako. Oo, ngayon. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hindi ka rin ba maglalasing? Paano yung pag-aaway natin dahil kay Lucky at kay Rafi, pero nung magtangka akong lumayas, bigla akong nakadama ng takot na
Hindi na kita makita muli. Bridget, tama na nga yan. Huwag mo na akong trabahan, ha? Kung gusto mong maalibre sa upa mo sa kwarto, hindi pwede. Business is business pa rin. Baldo, mahal na pala kita. Mm. Kaya pala, lagi tayo nag-aaway kasi mahal na kita. Tama na sabi, Bridget. Lasing ka lang eh. Eh, hindi pwede maging tayo. Dahil tomboy ka at bakla ako. Magulo lang ang isip mo dahil kay Lucky. Kapag luminaw ang sabaw dyan sa utak mo, mayimasmasen ka rin. Ngayon, bitiwan mo na ako. Dahil hindi ako makahinga sa higpit ng yakap mo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Bridget, salamat. Pumasok ka na pala ngayon. Marami akong trabaho, Enjong. Huwag muna akong kausapin. Napagalitan na ako ni Boss kanina. Gusto ko lang humingi ng tawad sa... Okay na, Enjong. Kalimutan na natin yun. Hindi ako magre-reklamo kung yan ang inaakala mo. Eh, yung pagkakaibigan natin. Galit-galit muna tayo bilang magkaibigan. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong makapag-isip-isip tungkol sa buhay ko. Tungkol sa direksyon ng buhay ko. Sige. Kung mababalik sa dati yung pagkakaibigan natin, hindi ko alam, Enchong. Pero ang sigurado ako, wala kang maaasahan sa akin. Ibaling mo na sa iba yung pag-ibig na inaalok mo sa akin. Bridget, bakit pumalik ka rito? Baldo. Ikaw pala. Wala na tayo, Rafi. Makakalis ka na. Alam kong sa pagkakataong ito, hindi mo na ako tatanggapin. Alam mo na pala eh. Bakit narito ka pa? Gusto ko lang maging maayos ang paghiwalay natin. Paano magiging maayos? Niloko mo na naman ako. Sinabi ko iwasan mo si Lucky. Pero palihim kayong nag-uusap sa text at telepono. Oo nga, kaya nga. Hindi ko na itatanggi. Umalis ka na. Baldo, hindi ko sinadyang magsinungaling sa'yo. Talaga lang na... Kahit anong paliwanag, wala nang magagawa yan para mawala ang sakit ng ginawa mo. Sorry. Gusto ko lang magpakatotoo. Ah, ganun. So, ako pala ang hindi totoo sa'yo. Hindi, Baldo. Sana unawain... Tama na! Kalimutan na natin ang isa't isa. Kung masaya ka kay Lucky, good for you. Ayoko nang makita ka pa. Nasaktan ako at hindi yun madaling mawala. At sana lumigaya kayo ng walang katapusan. Goodbye! Bakit ganun? Parang hindi naman talaga masakit. Kung ano-ano pang sinabi ko kay Rafi. Pero, parang, kaya ko nang tanggapin na nawala na talaga kami. Bakit nga ba kung saan-saan ko pinahanap yung kaligayahan? Ay, nasa harap ko na pala. Kaya pala hindi ko magawang pumisan kay Lucky. Kung ano-ano pa yung idinadahilan ko para lang manatili akong nakatira kay Baldo. Kaya pala kasi
mahal ko na siya. Pero, anong gagawin ko para makumbinsi ko siya? Ah, ang tindahan na yun. Bakit nga hindi? Matagal ko na itong hindi ginagawa. Sino yan? Ang ate, ha? Di ba sumagot kung sino siya? Bakit ba kasi kato ka nang... Flowers for you, Baldo. Uy! Pink and red roses! Ang gaganda! Sariwang sariwa! Eh, matagal ka nang hindi nakakatanggap ng bulaklak, kaya... Eh, binili kita. Oh, sweet naman. Pero anong okasyon? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. Gaga! Tenant kita rito, no? Siyempre, aalagaan kita. Dahil lang ba talaga sa nangungupahan ako, kaya lagi mo akong ipinagluluto ng masarap? At inaalala kapag gabi na ako nakaka-uwi? Bridgette... Hindi mo ba ako papapasukin? Ano ka ba? Nasusi ka naman kasi. Bakit kumatok ka pa? Surprise nga kasi yung flowers. Salamat. Salamat, Bridget. Pinasaya mo ako. Kanina nanggaling dito si Rafi. At medyo nagalit ako sa mamalob ko. Pero ngayon... Pinasaya mo ko. Sobra. Sana rin, maniwala ka na mahal na kita. Ready na itong palamig. Ano ba? Tama-tama. Napatulog ko ng baby mo dun sa kwarto. Mm-hmm. Oh, lalabas ko na yan. Sige. Nailagay ko na rin sa pwestong lutuan ng banana cue para doon ka na mismo magluto sa labas. Rafi, salamat ha. Pinalakas mo ang loob kong tumayo sa sarili kong mga paa. Salamat din, Rafi. Pinayagan mo kong maging bahagi ng buhay mo. Alam ko hindi ito magiging madali. Pero dahil nandito ka, alam kong may masasandalan ako. May maaasahan ako na kahati sa lahat ng hirap. Oo. Lagi akong narito para sa'yo. Magtutulong tayo. Babangon tayo. Salamat. Salamat, Rafi. Sana lang din. Mapatawad na tayo ni Nabaldo at Bridgette. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Kumusta na kaya si nalaki, no? Namimiss mo siya? Hindi tulad ng iniisip mo. Naawa kasi ako sa kanila. Ilang buwan na mula nung ihinto ko yung suporta ko kay Lucky. Pero niminsan, hindi naman siya nag-message. Ibig sabihin... Kinaya niyang mabuhay kahit wala ka na. Sana nga. Kung gusto mo, puntahan natin sila. Ako, ayoko. Baka isipin niya naghahabol ako sa kanya, no? Hindi ba? Baldo, aminin nating kapag ang isang tao naging bahagi na ng buhay mo, hindi naman siya ganun kadaling burahin sa isip at puso natin. Totoo. Pero niloko ka niya. Niloko nila tayo. Pero tapos na yun. At ngayon... Tayo ng dalawa. Siguro, panahon na para paghilumin natin yung mga sugat sa puso natin. Paano? Hindi ko sigurado kung tama yung naiisip ko, pero sasabihin ko na rin sa'yo. Gising na. Luto ng almusal natin.
Maaga ako ngayon sa salon. May appointment si Mama Ana. Mahal. Mahal. Ang bigat ng pakiramdam ko at... Sandali. Bridget, bakit ano nangyayari sa'yo? Mahal, bakit? Anong nararamdaman mo? Ha? Bakit? Nanghihina ako, Baldo. Nagdidilim yung palingin ko. Naku, kumapit ka sa akin. Kumapit ka. Bridget, huwag ka mamamatay. Huwag mo kong iiwan. Ako hindi pa siya mamamatay, Baldo. Mama Ana, anong ibig kong sabihin? Eh, nagkamalay naman agad si Bridgette, di ba? Oo. Sa tingin ko, buntis na siya. Ha? Magiging nanay na ako? Oo. Magkakaanak na kayo. Lucky, sukliyan mo na yung suki natin. Okay. Pupunta lang ako sa kabilang tindahan para bumili ng yelo. Ate, Rafi, sandali. Ano? Tama ba yung nakikita ko? Alin? Sina Baldo at Bridgette, papunta rito. Oo nga. Ayun na. Lucky, Rafi, Bridgette, kumusta? Baldo? Kayong kumusta? Buntis ka pala, Lucky. Oo. Nagpakasal na kami sa West. Gusto kong maging maayos ang lahat bago lumabas si baby. Mabuti yan, Rafi. Kami rin. Magpapakasal na kasi isang buwan na akong buntis. Talaga? Kung ganun, babae ka na, Bridgette. Hindi ko alam. Basta, nangyari to. Ako pa rin ang nanay. At ako ang magiging tatay, pero tulad nyo, aayusin namin yung pagsasama naming dalawa. Pakakasalan ko si Bridgette bago lumabas si baby. Natutuwa kami para sa inyo. Salamat. Oy, ninong at ninong kami ha, kapag nanganak ka na laki. Bridgette. Naku, salamat. Ngayon, mas paliwanag ang bukas dahil napatunayan namin na napatawad nyo na kami ni Rafi. Bridgette, lalaki ang baby natin. Baldo, sino ang kamukha? Siyempre, ikaw. Cute na cute. Tingnan mo. Eto, tatabi ko sa'yo, ha? Sige. Ayan. Baldo, maligaya ka ba? Maligayang maligaya, mahal ko. Ako rin. Kumpleto na tayo. Si baby, ikaw, ako. Higit akong maligaya dahil, Baldo, napatunayan kong ikaw lamang sa buhay ko. Kaibigan, sana'y naibigan ninyo ang tampok naming kwento sa linggong ito mula sa karanasan ni Bridgette. Hanggang sa susunod, muli tayong magsama-sama at pakinggan ang isa na namang kwento. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula ay sina Bobby Cruz, Rosanna Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, at Laika Barista. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod si Henry Uri na muling nag-aanyaya na inyong pakinggan ang ating mga dulang tampok dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story.